ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung papagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus sa mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman na lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, iunat mo ang iyong kamay. Sagrado ang araw na iyon, araw ng pamamahinga ng Sabat at araw rin ng pananalangin. Sagrado rin ang lugar ng sinagoga, ang bahay dalanginan kung saan nagtitipon ang mga taong sagrado rin sana ang tanging layunin katulad ni Jesus. Ngunit iba ang natagpuan niya sa sinagoga sa araw na iyon. Naroon ang mga Pariseyong nagmamatiyag at naghihintay na magkamali si Jesus. Ipinasok nila sa sinagoga ang isang lalaking hindi magalaw ang kamay. Binantayan nila kung pagagalingin siya ni Jesus. Nagalit si Jesus dahil nilapastangan nila ang taong ito at ginamit na isang pain para maidiin siya. Nalungkot siya sa katigasan ng kanilang mga puso. Nagsabwatan ang mga Pariseo at mga kampon Herodes na dating mortal na magkalaban para siraan siya. Wala silang pakialam sa malaking pagpapanang tinanggap ng lalaking gumaling. Pagsasagawa, iunat mo ang iyong kamay sa pagtanggap sa taong hindi mo kasundo at sikaping makipagsundo sa kanya.